Alright, hello! So ngayon, ang itutunan natin ng pansin is yung kung paano i-process ang mga basura dito sa barko. Ang dami kasi nagtatanong, paano nga bang basura dito? So yun ang ating iikutan ngayon. Alright, so dito sa barko is hindi lang basta basura. May sinusundan kami mga guidelines sa mga signage, sa mga requirements, tsaka sa mga policies. Kasi nga, meron kaming sinusod rito na yung environmental compliance. Ayan, nakikita nyo, naka-assign sa akin. So, ayan, kung makikita nyo, meron tayong sinusod ng mga procedures. So, ayan, pinag-aaralan natin. So, ngayon yung mga pink na to, pwede nyo i-click. So, lalabas naman yung ating mga garbage management procedure. So, ayan. Pinapatupad natin yan sa bawat stations. Nagbibigay rin ng mga trainings para sa ating mga tropa rito sa barko para aware din sila sa nangyayari. And then, nagko-comply tayo dun sa ECP, sa Environmental Compliance. So, ito sa Garbage Management Plan. Nasa website naman ng ating barko. So, anybody can access this. So, napakadaling puntahan. Marami kayong matututunan. Especially sa mga disposals. Kung paano pinaprocess ang basura, paano ino-upload, yung separation, at ang yung maganda rito is yung reduction, yung paano ma-reduce yung dami ng basura through recycling, meron din tayong ganyan. So, ginagawa naman yun sa garbage room o kung tawagin namin ngayon is yung recycling center. So, yun nga, kung masipag lang talagang magbasa yung mga crew member, napaka-delay lang namang sundin ng mga procedures tsaka yung mga policies. So, mababasa naman at lahat naman ng areas dito sa kusina is may mga signage. So, kailangan lang ng konting basa at tsaka konting pag-intindi. Alright, dito tayo ngayon sa main dishwashing. Kung mapapansin nyo, meron ditong container. Ang nakalagay is hardwood. At sa kabila naman is yung softwood. So, dyan nila sinesegregate yung hard tsaka soft. And then, dito rin pipilian kung may napapasyal ng mga plastic or tea bags. Kung ano pa, kutsara or any other metal. Tapos sa ilalim naman, meron siyang bin kung saan siya dapat pumunta. May tag din siyang soft food. Dito naman is yung hard food at yung kanyang location. So, ang gumagamit lang nito is yung room service o kung tawagin namin yung room dining. So, for all the juices naman pinapahiwalay ko, meron siya ng sign dyan para hindi masyadong bumigat yung ating basura. So, dito naman yung galvanized bin ay yung mga nasusunog lang, plastic, papel. Dito naman sa blue bin is yung recyclable cans, aluminum, mga recyclable. And then sa yellow is yung mga botelya, mga bote ng toyo, basta any kind of glass jars, ayan. At dito naman sa white bin ay yung mga nababasag nating plato. So dyan siya nilalagay. So daily after service time, i-empty nila yan. Papalitan ng bago para hindi tayo langawin. So kalaban namin dito is yung fruit flies, which is gusto nito sa mga sweet foods,
na nasa basura. So, kailangan palitan siya every after meal time. Tapos, kailangan meron siyang lid o cover para to protect the garbage na rin para sa mga insekto. Sa crew, may send din yung mga label din yung kanilang mga garbage bin. So ngayon, every station kung saan may mga garbage bins, meron tayong mga signage na ganyan kung ano yung kailangan ihiwalay. Yan. Yan, makikita nyo. So, ang mga signage nandyan. So, everywhere in the galley, may mga signage tayong ganyan para hindi nalilito yung mga nagsasorting ng mga basura dito sa dishwash, especially. And anywhere in the galley, so, andun doon sa mga prep area, meron din sila. So, sabi ko nga kanina, meron tayong separation ng food waste. Yung soft food, tsaka yung hard food. So, doon sa soft food, yun lang yung mga food waste na pwede natin i-digest. So, usually yun, nakukuha namin yung mga food waste na yun sa mga leftover ng napagkain sa messes, sa guest areas, sa mga restaurant. So, sineseparate yun. So, para doon naman sa mga hard food waste, yan yung mga eggshells, mga puto, mga balat ng saging na hindi pa pwedeng ma-process sa ating vacuum system. So, yung mga ibang prutas or mga pinagtabasa ng mga gulay, yung food digester naman ang ginagamit. Kasi kaya niyang i-digest yun. Yung paglabas niya, once na-digest, paglabas doon is gray water na, which is treated na, pwede na siyang i-discharge sa dagat, 12 nautical miles. So, malayo siya sa port or island. Mamaya, papasyal ko kayo sa garbage room. Papakita ko sa inyo yung food digester at yung ating vacuum system. So, prior to that, tungkol sa ECP tsaka sa waste management, sa garbage disposal, marami kaming training na kinukuha. PowerPoint presentation, tsaka madami din sa computer-based training dun sa aming program dito sa barko. So, kailangan naming matapos yon, may mga assessment din para lahat ng crew is aware sa environmental compliance plan ng ating kumpanya. And then, every time, meron sila mga updates. So, tayo naman, lagi tayong nai-inform. Tapos, ini-inform din natin yung mga tao para aware din sila sa mga changes, sa mga improvements. So, para ang lahat is on the same page. Kita nyo, yan ating food digester. So, dyan naman, yan naman ang ating vacuum system sa namin pinipilian yung mga food waste. So, yan, kung makapansin nyo, yan yung listahan ng ating mga basura. Pagdating kasi doon sa garbage room is tinitimbang pa. So, kailangan din natin i-monitor yan. Kasi ang target na food waste per person is 0.5 kilo. So, kalahating kilo yon. So, kailangan natin i-maintain yun. Mas maganda is mababa pa. So, minomonitor natin yung mga lahat ng food waste na itinatapon. Mapa soft or hard. Kailangan
is nasa level lang siya, which is below, sabihin natin 0.5 kilogram per day or below that. So ngayon, pagka nakolekta natin yung mga information ng mga timbang ng basura, ini-input natin dyan. So yung timbang dun sa baba is yung gross weight niya. Ngayon, ang timbang naman ng ating bin is approximately 2.6 kilo. Nagbabawas siya ng automatic. So, makikita yun yung ngayon yung net weight. So, yan lang yung total ng basura natin per day. So, sa isang pile naman, nandiyan lahat yung total. Yung production, yung consumption. So, nandiyan yung total ng basurahan at yung crew count. Lalabas ngayon yung total natin. So, so far, nasa 0.4 tayo. Yung number na yun, yung 0.4 kilogram o 400 grams per day, per person, is good number na kasi ang target lang natin is 0.5, which is kalahating kilo. Yung wastage yun ng crew, ng production. So, maganda yung numbers na ating nakukuha. So, sa garbage room nga, meron tayo dong densifier, which is ginagamit sa mga tin cans. So, dinedensify niya, kinocompress para madali siyang store. Meron din tayong glass crusher para yung mga bote nababasag, nagiging pino, so na-store siya na maayos sa bin. At yung ating shredder para naman sa mga cartons. And then sa ilalim noon, meron tayong tinatawag na silo kung saan after that andun ang incinerator kung saan nagsusunog. So yun nga, yung ating incinerator is nagsusunog lang tayo doon outside 12 nautical miles. So malayo siya sa mga port or isla na malapit. So lumalayo ang barko para mapagsunog. Medyo malayo-layo yon. Para ang environment natin is safe sa mga emission. Pero ang ating incinerator, ang usok niyan, meron silang tinatawag na scrubber. So yung scrubber, nire-reduce niya yung harmful emission ng pagsusunog. So let's say na environmental friendly. So almost zero emission. So yun nga, yung mga recycles natin, ino-upload sa barko at nagkakaroon din tayo ng incentives. Ang nagkakaroon ng benefits dyan is yung crew. So, napupunta siya sa crew fund, which is pwedeng gamitin sa crew bingo or crew raffle, pambili ng mga prizes, or sa crew party, pambili ng mga drinks. So, yan, crew pa rin ang nagbe-benefits. Alright, sana nagustuhan niyo yung ating maliwanag sa ating garbage management dito sa barko. So far naman, in compliance naman tayo sa ECP. And then, ang mga crew naman dito is well aware sa dapat nilang gawin. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa ating tour naman sa garbage room at sa ating mga basura. Alright guys, thank you.